December 30, 1896, binaril si Dr. Jose Rizal ng mga kolonyalist ng Espanyol sa Luneta de Bagumbayan. Tuwing sumasapit ang mga panahon na ito, sumusulpot pa rin ang usapin. Dapat bang si Rizal ang national hero ng Pilipinas? May mga nagsasabi na hindi naman daw sumang-ayon si Pepe sa himagsikan ng bayan na nagpalaya sa atin mula sa 300 taong pananakop. Dapat raw si Andres Bonifacio dahil siyang lumaban at si Rizal ay sumulat lamang. Gayun din may mga nagsasabi, Rizal pa rin dahil siya ay para sa peaceful reform. Di katulad ni Bonifacio na bayolente na, bobo pa. Tila pinagsasabong lagi ang dalawang itinuturing na pangunahing bayani ng bansa. Ayon kay Zeus Salazar, kung pagbabatayan ang psikolohiya, mayroong ilang pagkakaiba si Rizal at Bonifacio. Si Rizal ay bunsong lalaki. Ang atensyon ng mga kapatid at magulang ay sa kanya nakatuon. Nagkaroon ng yaya at wala siyang kapanagutan sa loob ng pamilya. Maaaring nagkaroon nito ng epekto sa kanyang pag-aalinlangan na magkaroon ng konkretong pagsama sa himagsikan. Sa kabilang banda, si Bonifacio naman ay maagang naulila. Tumayo sa sariling mga paa, nag-aral sa kanyang sarili at dahil panganay, naging magulang sa lima niyang kapatid. Kaya mas naging mapagpasya sa himagsikan. Ayon pa kay Salazar, si Rizal din ay maramdamin o imo dahil sanay na pagparayaan o arugain at masunod ang kagustuhan habang si Bonifacio ay mapag-aruga at mapagparaya. Ipinagtitimplan ng kape ang mga kasama kahit pinuno siya ng katipunan at pangulo ng haring bayan at nagparaya sa nakababatang Emilio Jacinto na gamitin ang kanyang kartilya kahit may nagawa na siyang batas ng katipunan. Si Rizal bilang bunso ay nangailangan ng mga kuya figures tulad ng kuya at mentor niyang si Pasiano at ang kanyang BFF at soulmate na si Ferdinand Blumentritt, habang si Bonifacio bilang panganay ay hindi sanay na suwayin ang kanyang kautosan at kinailangan ng agapay ng mga nakababatang kapanalig sa laban, muli tulad ni Emilio Jacinto at maging ng kabiyak niyang si Gregoria de Jesus. Sa buong buhay at mga isinulat ni Rizal, bagamat consistent sa pagmamahal sa bayan, makikita ang kanyang pabago-bagong tindig kung nararapat bang humingi na reforma at maging bahagi lamang ang Pilipinas ng Espanya at kung minsan nais niya ang pagkawala sa Espanya. Maging ang kanyang pananaw sa himagsikan ay pabago-bago. Ayon kay Salazar, ito ay may uugat din sa kanyang konteksto. Bilang pagitnang anak, maaaring pabago-bago ang kanyang pasya. Habang si Bonifacio bilang panganay ay kadalasan iisang pasya matapos ang masusing analisis ng sitwasyon. Ngunit, sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang pagkatao, makikitang iisa ang kanilang naging layunin. Para kay Jose Rizal, sa kanyang isinulat sa Saligang Batas ng Liga Filipina, ang pagkabansa natin ay magsisimula sa pagtutulungan sa isa't isa, edukasyon at pagwaksi sa pangaapi. Sa katipunan, itinuro rin ni Andres Bonifacio na bago tayo lumaya, kailangan ng kaginhawaan. At natatamo ang kaginhawaan kung ang bawat isa ay may mabuting kalooban at nagmamahalan ang mga anak ng bayan bilang magkakapatid. Di dapat pagsabungin si Rizal at Bonifacio. Pareho nilang sinasabing, nagsisimula sa ating mga kalooban ang pagbabago. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan.